Hello, hello, good morning. Ngayon ay gagawa ako ng Arabic mashi. Ito siya, ang aking ingredients. Masri rice. Tapos, hahaluan ko siya ng sibuyas. Pagtarin ng maliit. Halong parsley. Shabat, kusbara, at saka badonis. Paghahaluin ko lahat-lahat yan. Ayan. Tapos, hahaluan ko siya ng sambusa mix. Ito yung sambusa mix nila. Sambusa mix, tapos lagyan ko ng paminta. Ayan, paminta. Chicken. Ayan, paminta. Tapos lalagyan ko siya ng asin. Kunting asin. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng magic sarap. Kasi marami to eh. Magic sarap. Ingredients natin. Dalawa yung nilagay ko kasi marami. Tapos, haluin ko siya. Ayan. Ito siya, oh. Hahaluin natin siya. Yung mga dahon ay pinagtad ko ng pino. Parsley sa atin, parsley. Shabat. Yung shabat ba na pino ang dahon na para siyang garland. Tapos badonis, sibuyas, kusbara. Ayan. Ayan siya. Tapos, para magkaroon siya ng kulay, nilagyan ko siya, nag-gisa ako ng tomato sauce. Ihahalo ko rin dito. Ayan. Ayan, kita nyo siya. Hinalo-halo ko siya. Yung ginamit kong kanin, bigas, ay yung masri rice. Ayan siya. Tapos, ito yung ginisa kong sauce. Ayan siya. Ihahalo ko siya ngayon. Ayan. Ayan yung sauce na ginisa ko. Tomato sauce. Ihahalo ko siya dito ngayon. Ayan. Ito siya. Hahaloyin ko siya ngayon. Ginisang tomato sauce yun. Siya. Ito na siya ngayon. Tapos, dito ko siya ilalagay doon sa akin binutasan na kusa. Yung kalabasang maliliit sa kanila, tapos
patatas, talong, ayan o, kikita nyo siya, may butas. Ayan, may butas. Ayan, tinanggal ko yung mga loob niyan. Ayan. Ito, ito, marami siya, marami. Ayan, marami. At saka ito, kamatis. At saka ito. Ayan, lalagay ko dyan ngayon itong ginawa kong bigas. Ang tawag nila dito ay mashi. Mashi. Tapos yung pinagtanggalan ko doon sa loob ng pusa at saka yung patatas, dito ko inilagay sa loob ng kaserola. Yan yung ilalagay ko sa ilalim para yung lasa na andyan, hindi sayang, sayang eh. So ngayon maglalagay na ako para mamaya isasalang ko na. Ayan siya. Ayan. Alam ko lang pa siya na asin. Mashi pusa ang tawag nila dito. Ayan. Ngayon, mag-start na akong maglagay. Nakikita niyo yan. Ayan. Ayan siya oh. Sa lahat ng niluluto ko, dito ako naiinis kasi matrabaho, ang daming trabaho, pero maganda siya tingnan. Ayan, kapag ka nailagay ko na ito lahat sa ganyan, maghihiwa ako ng kamatis at yan ang gagawin kong takip. Ayan siya o. Ayan. Mashi vegetable. Masri rice ang aking ginamit. Super matrabaho itong niluluto ko na to. Sa lahat ng niluluto ko, ito yung pinakamatagal mong gawin. Ayan. Ito naman, patatas. Lalagyan ko sa loob. Nakita niyo siya, may butas. Ayan. Pagka nailagay ko na ito lahat, isasalang ko na at isusunod ko na naman yung manok. Super na trabaho talaga ito. Kaya kahapon pa lang, tinanggalan ko na lang laman kasi mabusisi nga siya. Ginoong gumay. Hirap kumita ng pera. Minsan, kahit na tinatamad ka, hindi pwede. Kailangan para sa pamilya.
isa na ba yung aking mga talungis at uunahin ko yung mga talungis. Ayan, dalian mo dyan yan. Tulungan mo ako para madali. What the hell, ha? Ayan, siyang alat yan. Sobrang busisi itong ano na to. Sa lahat ng niluluto ko talaga, dito ako. Dito ako naiinis, pero may choice na kailangan mong gawin. Sobrang busisi. Ayan. Woohoo. Pag Biyernes kasi, naandito sila lahat. Diyos ko po. Ayan. Ayan ang sakusa. Kusya masi. Kabusising lutuin to kasi tatanggal mo ng laman loob yung mga gulay. Ang itinapong ko lang dito ay yung laman ng talong kasi makait siya. Yung talong na ginagamit nila, yun na yung matigas. Ang kinukuha lang doon bali ay yung pinakabalat. Tatanggalin mo yung laman. Ayan.
connection. Nawala yung aking tugtog. Ayan. Wala kang tiyaga na maglagay ng ganito talaga. Maaano ka. Wala na yung aking tugtog. Humina naman yung net. Ayan. Mamaya nga pagka ilagay ko na lahat ito. Tatakpan ko siya ng kamatis. Maghihiwa ako ng kamatis yun ang gagawin kong pinakatakip niya. Konti na lang. Ayan, konti na lang. Ayan. Ayan. Kunti na lang. Daming busisi talaga nito. Itong gawa ng mashy. Tapos, magpakulo ako ng tubig mamaya. Tutubigan ko siya ng kalahati lang para maluto siya. Yung
mahabang sili, ayan siya. Ito o, yung mahabang sili, ah, ayan siya. Iba kasi. Ito, sili ang haba. Ang haba ng sili, oh. Papahiga ko na lang ito kasi mahaba. Tapos ito naman yung kamatis. Kamatis. Ayan, kamatis. Binatasan ko yung kamatis. Ayan. Ayan. Hindi mo ito kakamayin, napakatagal. Tagal-tagal ng ano niya. Kaya kailangan talaga kamayin mo. Nung wala na yung akin sounds. Yung kamatis, ilalagay ko siya sa ibabaw kasi madali lang siyang maluto. Ayan yung kamatis. Mamaya, kasi tatakpan ko pa siya, saka ko nilalagay yung kamatis. Ayan, isa pa. Ayan, isang ano na lang, matatapos na ako, tatakpan ko na siya. Ayan, ilalagay ko muna dyan kasi. Ayan, eksakto lang yung ginawa kong bigas. Apat na cup.
Kasya pa ba? Sayang eh. Kasya pa. Isa pa. Ayan. Okay. Tapos na ngayon. Naghihiwa ako ngayon ng kamatis na siyang itatakip ko din dito. Ayan, para makita niyo. Naghihiwa ako ng kamatis at gagawin kong takip para hindi lumabas yung kanin. Ayan, nakikita nyo yan? Ayan, yan ang pinakatakip niya. Kaya nga ito, sa lahat ng niluluto kong pagkain ng mga amo natin, ito yung napakabusisi. Talaga, pag wala tayong tiyaga talaga, hindi tayo matututo. Talagang sasamahan natin ng lawak ng pangunawa at pasensya para tayo ay mas maging matatag, matuto, at para maranasan natin yung mga sinasabi ng mga kapwa nating mga kababayan na hindi pa po nakakaranas mag-abroad, na hindi po ganito kadali ang buhay namin mga OFW, dahil swerte-swertehan lang po talaga ang makahanap ng mga among marunong mag-appreciate sa bawat ginagawa natin at yung nauunawaan ng ating mga paninilbihan sa kanila. Kaya kumbaga, lakasan ng loob, magtiwala ka sa sarili mo na wala kang hindi kakayanin para sa pamilya. Kaya, tiyaga. Ayan. Ayan po yung ginawa kong takip. Tapos nito, gagawa pa ako ng manok. Ayan. Meron pa ba akong tinatakpan? Ayan siya. Okay, may takip na lahat. Ito, ipapaibabaw ko yung kamatis kasi madali siyang maluto. Ayan. At saka ayan. Ayan, kita nyo po. Ayan, ang aking mashi. So, after nito, magpapakulo ako ng tubig at siyang aking ilalagay. Lalagyan ko lang siya ng mga 1/4. 1/4 ng kaserola. At yun po ang aking
Yan, ito ilalagay ko na sa ibabaw kasi mahaba. Ayan. Ayan guys, ito ang aking mashi ng Saudi Arabia. So ayan. Kapag halimbawa gumawa ako nito, hindi ko tinatapon yung laman ng kusa at saka yung patatas at saka yung laman loob ng kamatis. Inilalagay ko sa ilalim. Andyan po yung lasa. So ayan po ang aking mashi. At magpapakulo ako ngayon ng tubig sa ako ilalagay at pakukuloyin ko na siya. So sana po ay panoorin ninyo ang aking paggawa ng mashi. Ayan, at ilalagay ko. Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan na yung aking mashi. Ang dami, di ba? Isang kaldero na laki. Ayan. Ayan siya. Kita nyo, ayan, lalagyan ko na siya ng tubig, mainit, magpapakulo ako. Saka ko siya lalagyan. Ayan guys. Ayan. At ako'y kuha ng takip para mamaya ay aking
ready na siya. Kitang-kita siya. Ang aking mashi. Ayan. Nakulo na ako ng tubig. Tapos ilalagay ko siya dyan. Takpan ko muna. Ayan siya. Habang ako naman ay magmamarinig doon sa isang manok na aking ino-oven. Bakit nawala naman yung aking sauce? Wala-wala ang aking signal. Ano ba yan? Makisama ka naman kung hindi ako mainip. Ito oh. Inooperahan ka naman yung isang manok. Choice sa'yo, kailangan natin.
Ito naman yung aking chicken na ilalagay sa oven. Ayan siya. Ayan. Bababad ko muna siya ng konti sana ko ilalagay sa oven. Ayan, kulo na yung aking tubig. So ngayon, kulo na yung aking tubig. Ay, meron pa ako isang ginatakpan. Ayan. Ayan. So bali, lalagyan ko siya ng tubig. Ayan siya. Ayan. Tapos tatakpan ko siya mamaya. Ayan, ayan siya. Ayan, okay na. So, bali, tatakpan ko na siya ngayon. At antayin ko na maluto. Mahina lang po yung ating apoy. Mga ano lang siya. Mga 30 to 35 minutes lang siya kasi madali nang maluto yung ano. Yung bigas. Ayan, kita nyo guys. Ayan ang ating mashi. Ayan, mashi. Ayan. So, tatakpan ko na siya. Ayan. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo ito sa ating mga beginners na nandito sa Saudi. Pag-aralan nyo po yung mga pagkain ng ano, Saudiyan. Ayan, mashi ang tawag nila dyan. Mashi vegetable. Bell pepper, kamatis, pusa, patatas. Ang mga gulay niyan ay halo-halong siyabat, badunis, kusbara, sibuyas. Lagyan nyo siya ng paminta, ginayat-gayat ng sibuyas na maliliit. Kung naglalagay kayo ng bitchin, ako rito bihira ako maglagay kasi hindi man sila nagbibitchin yun, bumili siya ng magic, kaya nilagyan ko ng magic. Ayan siya. Oh, ayan. Tapos yung sauce niya, igigisa nyo muna yung tomato sauce sa kanyo. Kapag malamig-lamig na yung sauce sa kanyo, ihalo sa bigas. Tapos ilalagay nyo na siya doon sa mga tinanggalan nyo ng laman loob ng mga kamatis, patatas, yung bell pepper, kosa. Ayan, kaya thank you for watching. Tijijirot Emmy Montelialaso ng WRA 94.3 FM Pinoy Kabayan Radio. God bless us all, mga kabayan, kapamilyang ka-OFW. Please subscribe, thumbs up, and Vivos Maya YouTube channel. God bless us all.